Mula naman sa Mindanao, higit 3 milyong piso natangay sa naganap na robbery holdup sa Maramag, Bukidnon. Report mula kay Pepito Artianza. Mahigit na sa 3 milyon na halaga ang natangay ng mga holdupers sa nangyaring robbery holdup sa may National Road ng Barangay Kuya, Maramag, Bukidnon. Ang biktima na isang back rider na si Pedro Jamino Talay Jr., 38 years old, may asawa isang security guard ng isang private company ng Sanglaan Branch sa Maramag, Bukidnon at naninirahan sa Salawagan, Quezon, Bukidnon. At ang driver naman ito na si Medardo Fonchel Langot Jr., 31 years old, may asawa isang lead license officer ng nasabing private company at naninirahan sa Purok 3, Kapitan Juan, Lantapan, Bukidnon. For info, sir, there was a robbery incident, robbery with homicide incident that transpired sa area po na Maramag, particular po sa Barangay Kuya. Going po, the victims were riding a motorcycle in which they were accosted and flagged down by an alleged to riding tandem to motorcycles. So yung mga victim po natin are employees of yung isa po, liaison officer, ang isa naman yung escort niyang security guard. So they are transporting an amount of only 3 million pesos no, from the Maramag branches to be brought or to be deposited in the branches in western part of Bukidnon, Pangantukan, Kalilangan, and some area of Lanao Sur. So upon reaching at Barangay Kuya, particularly at Purok 1, they were flagged down by two sets of riding tandem. So accordingly, based on the statement of the surviving victim, na binaril agad yung angkas niya na security guard. So pagdito niya, binaril, to which they demanded for the backpack that contains the money. So, ayon sa PNP, minamaniho ni Ginoong Langot Jr. ang single motor na color black at back rider nito sa nasi Ginoong Talay Jr. habang binabaybay ang nasabing National Road at bigla na lang hinarang mga biktima sa nasabing lugar at nagdeklara na ng hold up ang mga nasabing hold upper. So immediately the PNP conducted drug operation for possible arrests through conduct of checkpoint. However, it was futile. So during the course of investigation, self-suppression was made to the surviving victim. Kasi po yung isang victim natin, yung binaril po, that sustained several gunshot wounds, was declared in arrival po sa hospital ng Bukidnon Provincial Hospital, Maramag. So that's why nakuha natin yung name. And then series of hot pursuit operation yung ginawa natin. So kaya kahapon, around 2:30 PM, meron na tayong nakuha na isa. Sa kasalukuyan na may nahuli ng suspect ang PNP at patuloy pang pinaghanap nito ang kasamahan at patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng nasabing incidente. Mula dito sa probinsya ng Bukidnon, ako si Pepito Artianza para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.